May ano, may ilang... Yeah, game na yan. So, yun nga mga ka-forehead. Meron tayong gagawin na ano, demo. Hindi siya unboxing na kasi na-unbox ko na eh. Binili to sa Lazada. Yan, Clifton Acoustic Guitar. Yan. Pero alam nyo na, bago mo na yan, intro muna! Tama bale, ito na yung gitarang ito. Birthday gift sa akin. Kahapon lang dumating, January 18. 19 ka. Alam ko ang tama't mali, pero ako'y sabog na. Overtam? Taratat ako ay natuto. 19 pala. Di mali, ano? Clifton A-Series yan. Meron siya ng slogan na ganito. No frills, just tone. Ano ba ibig sabihin ng frills? Yan. Ano ba ibig sabihin ng frills? Google frills. Pagkakaintindi ko sa frills, no frills, just tone. Walang masyadong design na ano. Kasi bumili ka ng gitara, may design na ganyan. Yung iba kasi, hindi naman nakakatulong. Ang bawa, nalagyan mo ng ano dito, hindi naman nakakatulong sa to. Yun, ganun. Ano lang, simple lang yung design. Pinapaano niya sa mga bibili. Yun nga, na maganda yung tunog ng gitara nila. Kaya, no frills, just tone. Talagang naiintindihan yung pag-explain ko ah. Yun ang pagkakaintindi ko eh. Ito na ano, testing na natin. Bali, testing natin siya ng Pro, ay naka-ampli, tapos mamaya isasalpa ko siya sa i-rig. Bale, i-re-record ko muna dito sa ano, sa sound recorder ng isa kong cellphone, tapos ano yun na lang natin. Saan na ba yung pick ko? Ayun rin. Ito masasabi ko sa gitarang to. Magaan. Siyempre, pag bagong gitara talaga, kailangan talaga i-set up kasi usually, hindi naman lahat naka-set up kagad na parang mismo. Pero malambot siya, tapos ano, nadadalian akong mag-bar chords pag ganyan yung ano, ang neck. Kasi minsan may mga gitarang, yung alam yung hindi siya C-shape eh. Paano siya? Ito, ayun, shape na yan. Ayan. Shape na yan. Iba kasi, gitara, may gitarang ano, diretso lang na ganito. Hindi, sige, okay lang. Nahirapan ako mag-barcodes pag gano'n. Lalo mahalaga ang pagbabarcodes pag ano, pag acoustic. Kasi, hindi katulad ng electric, kahit flat yung ganito, hindi mo naman dapat i-flat yun eh pag sa tugtugan na banda. Actually, pag chords ng electric, mga nasa baba lang, triads lang. Pero ang acoustic hindi. Lalo pag solo ka na, pag tutugtog ka, dapat may bass, gano'n. Lagi kang naka-barcodes. O, ginawa itong ganito para sa mga nag-percussive na playing. Kaya ito, mayroon itong ano, yan o. May mic pa siya. Yung mic na yan, natulong yan para marinig yung ano, ito. Pag tatapik-tapik mo dyan. Hindi kasi ako percussive player eh. Ano lang ako, panggap lang. Kasi ito yung tuner niya. Okay. Yan ang ano niya, equalizer. May phaser siya, may notch ba yun, ewan ko. Hindi ko nakakita nung sa ano eh. And
Meron siyang saksakan ng PL at XLR. Ito po, XLR po ito. Ayan. So, ito daw yung XLR, ito yung PL. Alam ko, ang halaga lang ito ay 7,200. Pero, binorder namin ito sa, ano, sa Lazada. Kaya siguro may shipping na, ano, siguro mga 7,400. And that's yung toner niya. Meron na rin siyang ano ng jack ito. Strap. Kabitan. Kasi yung ibang acoustic walang ganito. Dito mo dito nilalagay, di ba? Yan nilalagay yung sintas. Sintas din dito. I-try natin saksak na sa amplifier. Bale, gagamit ako ng ano Zoom MS50G. Tapos gagamit ako ng Nina ampli yung gamit ko sa ilig. Yan, bale, gagamitin na natin yung ano, nakasaksak sa amplifier. Gamit ang Zoom, mayroong akong effects na nilagay na hall. Ito yung tunog niya. Lagyan natin yung mic ito. Para malaman niyo yung ano, yung pagkakaiba. Sana rinig. Ito. Merong mic. Walang mic. Hindi natin na lang pala siya itong mic na to, ha? Wait lang. Low, nagana ka ba? What? What the fuck? Kasi ewan ko, bakit nilagay itong mic na to? Ito, wala siyang notch. Hindi ko rin alam kung anong dinagdag niya. Ito, may face. Thank you.
nakita niyo yung demo ko. Ganun mag-demo pag mali. Oh, teka lang. Gustuhan nyo ang aking demo kahit alam kong maraming mga kalokohan na namang nangyari. Tama ba? Napapit ako? Ang kasama nga pala ng ano, ng gitaran to. Ito nga naman, ang kuya ko. Meron na siya kasama case. Guitar case na siya. Ano case? Libre bang Clinton Cloud? Gago. Saan si Gogo? Gago. Saan yung isang previs? Bali nawawala po yung isang previs, mga kaibigan. Ngayon, inanalang namin yung demo. Sa susunod, sasama na namin yung magja-jamming, kumbaga, yung Krypton guitar, yung NDT guitar ko, tsaka si Tajima. Shadow time! Kikita nyo itong ano, negosyo na kaibigan ko sa San Cristobal, Calamba City. Siya, yung chicken spot. Kikita nyo. Yan yung kaibigan kong yan. Ito. Yan, nakikita nyo yung picture niya. Bait po yan. Kapangalanan lang natin siya si Kuya Shong. Yan, chicken spot. Meron silang mga flavored chicken. Tulad ng ito. Hindi ko mabasa, lit. Lit na font ng ano eh. Tapos sa pag ano, supporta lang guys, masarap ang chicken nila. Tikman ko na eh, kaya lang eh, hindi ko na na-video kasi gutom na ako. Kaya yun, sana pag ano, sa mga kilala ko dyan malalapit dito, try nyo yung chicken spot, hindi kayo magsisisi dyan, masarap yan. At sa susunod, ano pa ba? Ano kung may dadagdag pa sila kung ano eh. Sa yun lang muna. At maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta na pa rin dyan, guys. Panonood ng aking video. Pwede kayong mag-comment kung gusto nyo, kung trip nyo. Pero, please like, share, and subscribe. Yun lang, mga kanoo! Peace!